Isang anak ni Iris Alpay sa 830,000 na taong binakunahan ng Dengvax siya ng gobyerno. Kinumpronta niya kanina ang mga dating opisyal ng Department of Health sa pagdinig ng Senado ukol sa bakuna kontra dengue na Dengvax siya. Gusto ko lang po ring tanungin sa kanya kung nakakatulog pa ba siya ng mahimbing kasi kami po ay hindi na. At gusto ko rin pong ipalabas ang frustration ko sa government. Ako po ay sobrang na-disappoint dahil mismong ang ahensya niyo ang nagpapahamak sa aming mga anak. April 2016, inilunsad ang dengue vaccination program sa ilalim ng pamumuno ni Noy DOH Secretary Janet Garin noong panahon ni Noy Pangulong Noynoy Aquino. Hakbang na binabatikos ngayon matapos mapag-alamang maaaring magkaroon ng mas malalang dengue ang mga naturukan na hindi pa nagkakadengue noon. Giit ni Garin, dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng Dengvax siya. Wala rin daw mali sa pakikipagpulong niya sa mga opisyal ng Dengvax manufacturer na Sanofi Pasteur noong May 2015 sa France dahil meron naman daw mga kinatawan ng Department of Foreign Affairs at European Union. I categorically deny any wrongdoing. I am not involved in any corruption and I am willing to be investigated. Philippine Children's Medical Center ang bumili ng bakuna, but let me put it on record. Sa personal ko pong pagkakaalam, walang bahid ng korupsyon ang mga miyembro na pinagkatiwalaan natin na Bids and Awards Committee ng Philippine Children's Medical Center. Pero ang sumunod sa kanya bilang kalihim ng DOH sa si dating Secretary Pauline Obial, tutol na raw sa dengue vaccination program sa simula't sa pool. Assistant Secretary si Obial sa departamento na magsimula ang usapan para sa pagbili ng 3.5 billion pesos na halaga ng bakuna. Sabi ni Obial, dahil bago pa ang bakuna, maliit na bilang muna dapat ang bibigyan nito, hindi lalampas sa 40,000. Masyado raw minadali ang programa at lalong hindi raw maganda na inilunsad ito bago mag-eleksyon. We do not introduce new vaccines during election year because no matter how good that vaccine is, the introduction during election year will taint it as a hidden agenda of somebody. So that is why we do not mix health and politics. It was very difficult for me to implement this program. But I had no recourse. I was already on damage control. Ang formulary executive council ng DOH na kinabibilangan ng mga eksperto, hindi rin kumbensidong dapat magkaroon agad ng malawakang pagpapatupad ng dengue vaccination program. Considering that the vaccine has never been administered at a population level, there may be unknown risks which could be better managed and contained with a phased implementation. Ang paglaan ng pondong 3.5 billion pesos mula sa savings ng gobyerno, aprobado ni Noy Pangulong Aquino ayon sa Department of Budget and Management. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, pag-uusapan pa ng mga senador kung dapat ipatawag si Aquino sa susunod na pagdinig. Ang tiyak daw, minadali masyado ng gobyerno ang pagbili ng Dengvax siya. Dapat daw ibalik ng manufacturer ng Dengvax na Sanofi Pasteur ang binayad ng gobyerno. Okay, magbigay ng gamot na hindi pa niya natetesting ng gusto. E binigay eh. E tapos, yun nga, binigay na nga. Pero napaka nakakataas ng kilay, yung paraan ng pagbigay, ang laki-laking pera, ang bilis-bilis pinalusot, at ang timing hindi maganda. Pero ang Sanofi nanindigan na epektibo at ligtas ang kanilang Dengvax. Hindi rin nila maipangakong sila ang sasagot ng gasto sakaling magkaroon ng malalang dengue ang mga binigyan ng Dengvax na hindi pa nagkakadengue noon. Would you be willing, as a token of goodwill, to shoulder the cost of the parents of the children who may have been exposed to unnecessary risk because of any fault or inadequacy on the part of your companies? We have not seen any default or any negligence on the part of the company. But of course, we keep monitoring our products. Each time we see any adverse events, we communicate. We'll keep working for any such thing as adverse events, for example. We have processes in place. I'm accusing you of mental dishonesty. You could have been more forthright, and which I think they've not been forthright from the beginning. Paniniguro ng DOH, sasagutin ng PhilHealth ang gasto sa pampublikong ospital ng mga naturukan ng Dengvax na magkakaroon ng dengue. Babantayan rin daw ng DOH ang sitwasyon ng mga nabakunahan sa loob ng 5 taon. May hotlines ang DOH na maaari raw tawagan ng mga nag-aalala ukol sa Dengvax. Ang pinakamainam daw na gawin sa ngayon, nagpabakuna man o hindi, ay umiwas sa dengue. Search and destroy.
So lahat ng mga pamugaran, lahat ng mga pinag-embakan ng mga tubig, yung mga basyo, kailangan yan maibisan. No? Number two, pinaka-importante sa lahat, yung seek early consultation. Jam si Sante nakatutok 24 oras.